lamang talamak na naman ang pagkawala ng mga kabataan sa mga kalsada dito sa Maynila. Juan, paano kung isa sa mga bata na yan si Pikoy? La, hahanapin namin si Pikoy. Naku, paano na naku nakasama si Pikoy dyan? Dinukot siya ng mga hayop na yun. Naitala sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang distrito at subdivision ang pagkawala ng mga kabataan simula pa noong isang linggo dahil dito sa mga pagdukot. Malakas ang kutob ko na may koneksyon ng sindikatong yan doon sa nahuli niyong delivery van na may sakay ng mga bata noong isang gabi. Sinasabi niyo ba, tatahol yan, na aswang ang gumagawa ng sindikatong yan? Amoy na amoy aswang ang modus operandi na yan. Rosario, pasamahan kita kay Agustin at ilang miyembro ng kapatiran at imbestigahan niyo ang mga nawawalang batang yan. Apo, Lola Jules. Bawal mag-usap! Ano ba talaga ang gagawin sa amin? Papalimos? Papanakaw? Huh! Ano ba naman yan? Halos na pagtanong na natin lahat ng mga nakasalubong natin, wala raw nakakita kay Pikoy. Paano ba? La, nasabi po sa akin ni SVO4, tutulungan niya daw tayo sa paghanap kay Pikoy. Ako, eh mas gusto ko nga yung mga pulis na makakuha kay Pikoy eh. Kaysa naman makakuha sa kanya yung mga sindikato, tuturuan uli naman kalukuhan yung trabaho yung mga iyon. Kung sindikato mo na makakuha kay Pikoy, babalik ako sa Quiapo. Pagtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Tama si best friend ulay. Huwag ko kayo maglala. Hanapin namin si Pikoy. Oo, sana mahanap natin si Pikoy. Rosario, Agustin, kumusta ang investigasyon niyo? Nagtanong-tanong po kami sa mga tao na nakatira sa subdivision kung saan may nawawalang bata. Anong na-discover niyo? Iisa lang po ang sinasabi nila. May nakita silang puting van ang maaligid sa kalsada sa mga panahon na may nawala ding mga bata. Puting van? Ha? Ipagpatuloy lang niyo ang investigasyon niyo. Malakas ang pakiramdam ko. Ang matutumbok niyo rito, mga aswang. Pwede yung magtanong. Pakitignan mo itong larawan na ito, baka nakita nyo. Teka, parang namumukhan ko itong batang ito, ah. Sigurado po kayo? Oo, naalala ko na. May kasama siyang dalawa niyang kaibigan noong isang araw at nag-usap pa sila dyan sa tapat. Kaso may dumana isang puting van. Sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo? Oo, natatandaan ko. May kausap silang isang lalaki, pero parang mabait naman. Isinakay sila sa van na yun. Pilit kong inaaninag ang loob ng van.
Parang puro bata ang laman. Ano yung mga bantay natin? Ilang oras na lang, makakatakas na tayo. Huwag na lang kaya, baka mahuli tayo. Ocho, gusto nyo bang makuwi sa inyo? Oo naman. Gusto ko pang makita yung tatay at nanay ko. Pati na rin yung kapatid ko. Yun naman pala eh. Huwag kang kabahan. Ako bahala sa inyo. Best friend, hindi kaya tama yung kutob ni Luli. Nakinuha ulit ng mga sindikato si Pikoy. Anong problema mo, bata? Sakit lang po talaga ng tiyan ko. Pwede po ba ako lumabas? Baka tatakas ka lang. Hindi po ako tatakas. Masakit lang po talaga tiyan ko. Kailangan po ito ilabas. Sakit! Isin mo na lang yan. Hindi ko po ito matitiis. Sige ka, pag namaho dito, baka pagalitan ka ng mga kasama mo. Sakit! Sige, sige na. Hoy! Samahan mo itong bata doon sa kubeta. Masakit at yan eh. Ay, tara, tara! Baka magkalit ka pa dyan. Sakit! Aray! Sige na, sige na! May nakuha kami impormasyon, tataol yan. Meron daw puting van na nakita doon sa factory kung saan namin natimbog yung delivery truck na puno ng bata. Nakaputing band din doon tumukot ka na, Pikoy. Tama ako. Mga aswanga nasa likod ng sindikatong ito. Kagabi pa, may hinala na ako. Hindi ko lang masabi sa Lola Belen mo. Baka sumobra ang pag-alala. Bilisan mo, ha? Tumiretso ka doon. Kailangan nating malaman kung saan nila tinatago ang mga batang kinikidnap nila. Lola Jules, sasama po ako sa paghahanap kay Pikoy. Kami din po, Tata Julian. Tutulong po kami sa paghahanap. Kami na mga kawal ko. Maraming salamat sa inyo. Kailangan natin maligtas si Pikoy at ang mga batang kasama niya. Dahil hindi ako papayag na silang susunod na biktima ng mga aswang. Kising! Kising! Ningging! Kailangan na natin umalis! Paano iba? Hingin muna tayo ng tulong, tsaka natin sila babalikan. Tara! Namin kayo eh. Bukas, ibabiyahe na namin kayo. Isasakay kayo sa barko at dadalhin sa isla. Isla.